Good day, beautiful people. Welcome to my channel. In today's episode, isi-share ko naman ang mga kaganapan dito sa aking sari-sari store. Kung gusto niyo ganitong content, panoorin niyo ang video na ito. Malaumpis hanggang sa dulo at na may mapulot kayong araw. At doon sa bago lang sa channel ko, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once may bago akong video na i-upload. Okay, let's go. For today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano ako inatake ng mga GCash scammer. Just for today, tatlong beses na may nag-attempt pumunta sa akin para i-scam ako. May nag-attempt. Okay, first attempt, may pinakita silang resibo. Nandoon yung amount, yung date, kaya lang walang reference number. So, okay, na-resolve ko yung issue niya kasi ang huling transaction ko is 1:49 a.m. kaninang madaling araw. And then, yung sunod lang, alas 12 lang ng tanghali. So, in between yung kanya. So, ang date kasi na sinasabi niya, ang oras na sinasabi niya is 6:25 a.m. Ito lang, yung kanyang pinakakitang resibo na nandun. Okay, let me show you kung ano yung kanyang exactong pinakita. Okay. Okay. Ito siya, kung makikita niyo sa screen. Okay, kasi against the light siya. Ang balance ko from 1:49 a.m. hanggang sa 12 p.m. kasi yun ang may transaction record ako. And then yung balance ko, remaining balance ko, yun yung mga opening balance ko doon sa next transaction. So yung pinakikita niya amount na 625, that's in between doon sa last transaction ko, sa first transaction ko, doon sa aking GCash. So, nakita doon na walang additional 500 kasi ang kiniklaim niya is 500 pesos. So, walang nasingit na additional 500 pesos. So, pinaliwanag ko naman sa kanya. Pero since halata naman na wala, okay lang sa kanya, hindi niya pinaglaban na wala doon yung kanyang 500 pesos na kiniklaim. Sabi, okay. So, okay lang siya kasi kung ikaw, meron ka talaga pinaglalaban na it's amounting to 500 pesos tapos hindi mo nakita ito at hindi mo makiklaim, talagang kukunin mo yun kasi pinaghirapan mo yung amount na yun. Whatever happens, ikiklaim mo, tapos paninindigan mo talaga na may pera kang sinend ng gano'n. So, umalis na lang siya at nabaliwala yung kanyang complaint. But akala ko okay na. And then, may kasunod na naman, mga after 30 minutes siguro, may panibago na namang pinakikita. Bata naman ang kaharap ko. And ang kanyang, pinakikitang resibo, text message daw. Okay, text message. So, ganun pa man. Ganun uli ang proseso ko. Pinakikita ko uli yung last transaction ko bago ako mag-close. And the first transaction ko bago ako nagbukas. And then, yung kanyang kiniklaim na oras, that's in between doon sa opening, the closing time ko and then the opening time ko. Yun yung amount. The same amount is 500 pesos. So, parang may trend. Iba-ibang mukha, iba-ibang number. And a same amount ang kiniklaim. So, yung this time, so since ang bata, sinabi ko kung sino kanina ba ang nagpadala nito, so kung sino ang sender nito, pwedeng papuntahin man lang sa amin, para sa akin, para kami ang magpaliwanagan, para magkaintindihan kami, para mapaliwanag ko sa kanya. So, o yung bata, okay lang sa kanya. So, again, kung talagang merong kang certain amount na kiniklaim sa akin na hindi ko binibigay, ipaglalaban mo yun. That's 500 pesos. Yung 500 pesos ngayon, kung pera mo naman talaga na at naloko ka sa halagang ganon, ipaglalaban mo yan, magagalit ka at magagalit ka noon. But still, hindi pa rin yung pinaglaban. Pero this time, hindi nila alam na yung katiping bahay ko, supervisor ng GCash, doon siya nagtatrabaho. Parang team leader or supervisor something siya. May position siya sa GCash. Pero bago pa, akala ko last attempt na yon, yung wife naman niya ang aking kausap. Pero alam din niya ang nangyari sa GCash. So, since
Yung pangatlong attempt, may dumating na naman sa akin. Binatilyo naman siya. Tapos, syempre na-alarm na ako. Pumunta na ako doon sa ano, doon sa sa katabing bahay ko na yung kanyang husband nagtatrabaho sa GCAS, whatever, kung anong position, baka I think team leader or supervisor ng GCAS, whatever. Nagkataon na yung aking kumare na kausap, wala siya doon. Ang mismong humarap sa akin, yung mismong taga-GCAS. So, mas madali ma-resolve kasi ang mismong kausap nung supposed to be nag-claim ng 500 pesos, taga-GCAS mismo. So, whatever mga questions doon, masasagot niya talaga. Eto na. Oops. While I'm talking right now, dumaan yung unang nag-attempt. The girl na the first nag-attempt sa akin mag-claim ng 500. So, hindi naman niya ako tinginan. Well, baliwala lang sa kanya. So, going back doon sa ano, sa supervisor ng GCash at so, isang nag-claim, lahat ng cellphone, edi kinakal na niya. Tapos, kitang-kita talaga ang yung supervisor ng GCash na nag-explain sa kanya na okay, dapat ganito yan. Doon sa text message, dapat may logo pa rin dapat sa taas ng GCash. Hindi yung text lang ng, yung parang tinype lang talaga. So, it's edited lang yung tinype sa akin. So, hindi talaga legit. Tapos, yung binatilyo at pinagsabihan siya na wag niyo na tong pausuhin dito sa lugar na namin. At wag niyo na tong ulitin pakita sa iba kasi baka madampot ka. Right? Kahit ngayon, pwede kami magtawag ng barangay. Pwede kami mag-ano para isumbong yung gagawa mo kasi binibiktima mo ang mga kabarangay namin. Tapos, yun, pangatlong attempt na sa akin today. So, yung binatilyo, umalis naman siya at wala na, hindi naman siya nag-ano, hindi niya pinaglapat. Sabi lang niya, okay. So, again, kung meron kang amount na kiniklaim na pera mo, pinaghirapan mo, dugot pawis ang puhunan mo doon, at merong hindi, like ako, hindi ko binibigay, kasi obviously, wala naman talaga sa akin. So, madali naman kasi ma-audit yon yung amount, kahit wala siyang, may nangyayari kasi sa GCash na walang notification, pero nag-a-add ng amount yung hinahanap nung may nag-claim dito, tapos ano, tapos sabi ko wala. So, i-refresh ko, tapos computing ko yung last balance, last transaction balance ko, and then yung kiniklaim niya na amount, kung nagtugma, ibibigay ko kahit later na lang ano. Kasi importante, kahit walang notification, ang importante, pumasok ang pera. Kung legit naman talaga transactions, whatever happens, papasok talaga ang pera. But then, yung mga ano attempt na ganon, yung mga claim na ganon na meron silang kiniklaim na pera, kung talagang ano, hindi legit yung transactions mo, madali siyang ma-found out. And last na yun, kasi ano, magpapa-plotter, mag-inform ko na ang barangay na, kasi this today, 3 attempts na ang pumasok sa akin. So, hindi na siya biro. Kasi ano, para kasing ano, namimihasa. Eh, what if, kasi, ang ano pa naman nila, 3 o'clock, 3 to 4 o'clock, yung alam mo yung medyo puyat, pagod, tapos, siesta time, kung pupungas ka doon, hindi ka alert at naibigay mo kasi may pinakikita siyang resibo, maaring, ano, nagtagumpay sila. Pero sa akin, hindi na kasi bago yon. So, oh, by the way, I'm happy to announce also that yung GCash just this week, starting September, sa ano na ako, hindi na ako personal GCash. Ano na, sa business na ako, I was approved na ng GCash na business na yung aking ano, cash in, cash out ng GCash. And then, meron na akong 2% rebates, whatever amount, whether cash in or cash out, basta any amount na nagpumasok doon sa GCash ko, may 2% rebates na ako on top of doon sa binabayad sa akin ng service charge data. Yun yung every 1,000 kasi yung kadalasan dito, every 1,000, 20 pesos ang sinisingil. Pero meron kasi dito sa amin, yung pala, dati na pala siyang business ng GCash, may 2% rebates na pala siya. Kaya kaya niya magbigay ng 10 pesos per 1,000 lang. So,
sa kanya tatlong GCash number, nagpa 500,000, nasa sagad pa yan. So, ibig sabihin, 1.5 transactions pumasok sa GCash niya. So, 1.5 times 2%, that cost a lot, medyo malaki. So, sa akin, this week, just September, officially na ano na ako, may 2% rebates na ako. So, ang akin kasing charge, kasi sa gabi ang operation ko, sa araw, 15% for 1,000, pero in between kung 500 pesos ang ano, pag sumampan ng 500, 15 pesos na yon. Kung nag less than 1,000, 15 pesos, pero pag once na, pumasok na siya 20 at 1,000, 20 pesos lang charge ko. So so far naman kahit paano medyo malaki ang aking pumapasok na pera sa GCash every day. So kung yung let's say 20,000, may 2%, so meron ka na kagad 400 pesos on top of doon sa binibigay mo na 10 pesos and 20 na charge per transaction doon sa customer mo kinukuha. So yung rebates ang nagbabayad noon ang GCash. Those may mga GCash ay doon sa GCash, mayroon doon sa business or kayo ng ahente. May nagpunta kasi sa akin dito ahente, tapos na-register ako, inano ako ng business permit lang ang kailangan uli para business na ang ano mo, ang GCash, cash in, cash out, business transaction. Any transaction ng using GCash, may 2% rebates ka na. So, malaking bagay sa atin yung 2%. Kung 100,000 at 2%, meron ka ng 2,000. At 2,000, 2% of 1,000 is 2,000. That's something na pangbayad na rin ng bills yan. Magpabayad na rin sa whatever. At saka, dito sa amin kasi, hindi ko alam. Kasi yung katabi ko nga, tatlong GCash, tagpa 500,000, nasasagad pa siya. Ako, nung hindi pa ako 500,000, nasagad ako. I was 100,000 lang, nasagad ako noon. And then this time, nung 500,000 ako, so far, hindi pa ako nasagad this year. Hindi ko pa na-consume yung 500,000 a month, the whole year. Kasi meron kasing malakas. At saka tanghali lang ako nagbubukas. So sa umaga, maraming nagsasabi na sana bukas ka na umaga kasi ang pera nila, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, kiniklaim na nila yung pera nila. Sa akin, alas 12 pa lang ako nagkiklaim. So the good news is, meron na akong 2% rebates sa GCash. And the bad news is, dinagsa kami ng mga scammer today. And yung isang dumaan, parang nagmamaamahan lang, hindi naman siya lumingon sa akin. Baliwala lang. But wala namang manloloko kung hindi tayo magpaloko. Dapat mapagmasid at hindi mo kailangan mabilisan, lalo na kung pera ang kiniklaim sa'yo. All these presence of mind, mga kasari, huwag dalos-dalos kung may nagkiklaim, magpapakita na amount, huwag masyadong na huwag maniwala ka agad-agad. Ang mga scammer ngayon, hindi na yung typical na madungis. Yung mga pumunta sa akin, parang yayamanin ang mukha. Looks, decente tingnan. Pero, nag-attempt ang mga scam sa akin. Okay? So, mga kasari, kung gusto nyo gitong content, panoorin nyo. Please like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once may bago akong video na-upload. Thank you.